Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin nyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais nyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Narito na po ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Ang SSS po ay naglabas muli ng bagong SSS advisory para sa lahat ng miyembro na hindi pa permanente ang kanilang SSS number. Ayon sa SSS, hindi sapat na kumuha ng SSS number lang online. Dapat gawing permanente din ang status niyan. Kaya narito ang kumpletong guidelines ng SSS para maging permanente ang isang SSS number at ma-maximize ang inyong SSS membership. Huwag kalimutang isubmit ang inyong supporting documents pagkatapos kumuha ng SSS number na pwede niyong gawin online. Marahil ang tanong niyo po ay, bakit kailangang maging permanente pa ang tag ng SSS number? Ayon sa SSS, ang permanenteng status ng SSS number ay isa sa mga requirements para makapag-apply ang isang miyembro ng kanyang UMID card, loan at benefits. At kung sakaling ang SSS number na gamit ay temporary pa rin, maaari lamang itong gamitin sa pagbabayad ng kontribusyon. Marahil ang tanong nyo po ay, ano-ano naman ang mga supporting documents na kinakailangang isubmit para maging permanente ang status ng inyong SSS number? Una, birth certificate. Pangalawa, kung walang birth certificate, maaaring magsumite ng isa alinman sa mga sumusunod. Baptismal certificate o katumbas nito, driver's license, passport, PRC card, seafarer's ID at record book, national ID. Pangatlo, kung wala pa rin sa mga nabanggit ang inyong ID o dokumento, magsumite ng alinman sa mga sumusunod na dapat ay mayroong wastong pangalan at ang isa dapat ay may petsa ng kapanganakan. Una, ATM card na mayroong pangalan, bank account, passbook, baptismal certificate ng inyong mga anak o katumbas nito, birth certificate din ng inyong anak, certificate of Muslim Filipino, company ID card, credit card, GSIS card o member's record, maaari ding certificate of membership, pag-ibig ID card o member's data form, ID card mula sa LGU, marriage contract certificate, NBI clearance, OWA card, PhilHealth card o member's data record, police clearance, postal ID, school ID, seafarer's registration certificate mula sa POEA, student permit mula sa LTO, TIN card, voter's ID. Paalala lang po, isa lang po dyan ang kinakailangan yung isumite upang maging permanente na ang inyong SSS number. Marahil ang tanong niya naman po ay, paano ang magiging proseso ng pag-submit ng supporting documents online? Ayon sa SSS, sa phase 2 ng registration process ng pagkuha ng SSS number online, ang registrant ay binibigyan ng option na mag-upload ng supporting documents para maitag ang SSS number bilang application through SSS website o mobile app with approved supporting documents. Kailangan lamang i-click ng registrant ang word na proceed button at piliin mula sa listahan ang type of documents na nais isumite. Pagkatapos ay i-click na lang ang upload at mahalagang paalala, bago tapusin ang pag-upload, siguruhin buo ang nakascan at kumpleto ang bilang ng mga pahina. Pangalawa, dapat colored at malinaw na nababasa at hindi putol-putol o crap. Pangatlo, naka-JPEG format o PDF format ito at hindi lalagpas sa maximum file size na 2MB. Pang-apat, walang erasures o alteration o mga pagburang naganap. Pang-lima, tugma ang pangalan o petsa ng kaarawan sa inilagay na aplikasyon. Marahil ang tanong nyo po ay, paano kung may SSS number na pero hindi nakapag-submit ng supporting documents? May dalawang paraan upang magsumite ng documents. Una, sa pamamagitan ng Request for Members Data Change o Simple Correction sa my.sss account ng member. Pangalawa, magpa-schedule ng branch appointment o magsadya sa pinakamalapit na branch office alinsunod sa SSS branch coding system at i-submit over the counter. At yan lang po muna ang ating SSS update. Ito na po ang pagkakataon ng mga hindi pa permanente ang kanilang SSS number
upang mapakinabangan nyo na rin po ang inyong mga benepisyo gaya ng loans at iba pa. Sundan lamang po ang kumpletong guidelines na ito ng SSS. Sana kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung sakaling kayo po ay may munting katanungan, kaugnay nga ng inyong SSS account, i-comment nyo na po yan sa baba at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!